Hi guys! Mukhang sunod-sunod na naman ang bagyo dito sa atin. Sa last video, na-share ko na ipinasok ko ang mga halaman ko dahil sa bagyong Quinta. Wala pang isang linggo ay naranasan ulit natin ang bagsik ni Super Typhoon Rolly na signal number 5, ang pinakamataas na signal na naranasan sa Bicol Region at signal number 4 naman sa ibang bahagi ng Luzon. Makalipas ang isang linggo, si Typhoon Ulysses naman ang nanalasa at nagpabaha sa maraming lugar. Kabilang dito ang ibang lugar sa Bicol Region, Quezon, Marikina, Pasig, at naapektuhan rin ang Cagayan at Isabela nang magpakawala ng tubig ang Magat Dam dahil sa mga sunod-sunod na bagyong nagdaan. Sana okay naman kayo at ang mga halaman nyo. Sa last video din, na-share ko sa inyo yung Raphidophora tetrasperma. Ito nga pala ang mga plantitas na nagpahabol at nagsend ng kanilang mga halamang Ipepremnum pinnatum o dragon tail. Salamat sa mga pinadala niyong pictures! Ngayon naman, balikan natin ang halamang una kong naging paborito, ang mga Sansevierias. Ngayon, isi-share ko ang isa na namang variety nito, ang Sansevieria patens. Bakit nga ba ito tinawag na patens? Tara, halamanin natin! Itong patens ay Latin word na ang ibig sabihin ay spreading widely open. Kaya naman pala, kasi kung uobserbahan mo nga, cylindrical ang mga dahon nito na humahaba at lumalaki sa iba't ibang direksyon. Humahaba ito hanggang 3 feet at ang kapal ng dahon ay umaabot hanggang 2 inches. Akala ko kaya ito tinawag na patens dahil patens kung dumami ang mga dahon nito. Kaya pag naging 11 ang mga dahon nito, magiging pa-11s? O pag naging 12, magiging pa-12s? Nagmula itong patent sa Kenya. Saan nga ba ang Kenya? Ito ay isang bansa sa Eastern Africa. Pag naririnig o nalalaman ko na ang isang halaman ay galing Africa, naiisip ko na kaya nitong tumubo o lumaki sa mainit na lugar. Kinukonsider nga rin isang succulent itong patens. Ano nga ba itong succulent? Nanggaling yung pangalan na to sa Latin word na sucus, na ang ibig sabihin ay juice or sap. Ang mga succulents kasi ay may ability na mag-store ng water sa kanyang dahon o stem. Kaya naman nakakayanan itong mabuhay sa mga lugar na mainit o konti ang available na tubig. Itong patens ay slow growing at hindi alagain katulad ng ibang Sansevierias. Ilagay ito sa moderately bright or filtered light. Natotolerate din nito ang low light. Huwag muna nating ilagay itong patens sa direct light kasi baka manilaw yung mga edges ng dahon nito. Ito naman ang alaga kong patens. Kung titingnan, maayos pa ang direksyon ng mga dahon niya. Pag lumaki ito, for sure paiba-iba na ang magiging direksyon nito. Ang soil mix ko dito ay 60% pumice, 40% organic potting soil. Nilagyan ko ito ng Osmocote as fertilizer after ko ma-videohan ito. Yung effect ng Osmocote, lumalabas kasama ng pagdilig mo sa iyong halaman. Pwede nating lagyan ng Osmocote ang mga patents natin twice a year o every 6 months. Dinidiligan ko lang ito pag tuyo na yung soil. Once a week ko nga lang ito diligan. Pero sobrang daming tubig ang dinidilig ko dito hanggang sa mag-drain ito sa butas niya sa ilalim. So ayan na nga guys, yan ang Sansevieria patens. Kung meron kayo nito, send nyo sa akin ang mga pictures ng Sansevieria patens nyo at i-feature ko ito sa Facebook page ko na Plantita Project at sa susunod kong video. Plantitas, plantitos, kung may mga tips pa kayo, share nyo lang sa comment section below. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pahit na lang ng like button. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, subscribe na para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Ito nga pala uli ang Plantita Projects, pa 3s, pa 4s, pa 5s, pa 6s, pa 7s, pa 8s, pa 9s, pa 10s!